kayo raw ho'y magtalik at siya ho'y nag-condom at makapal pa yung condom na ginamit niya. E paano nangyari nga mabubuntis kayo? Hindi nga naman dapat kayo na mabuntis. Sir, wala lang naman po siya gumamit ng condom na yan. Yung sinasabi niya, hindi po lahat ng sex namin merong condom. Ang sabi ni Jinky, kuminsan nagko-condom ka, kuminsan hindi. Ate, ritual naman, sir. Okay, nakakailan lang naman daw po kayo? Ito, may netizen naman, nakakailan daw po kayo tuwing isang suotan ng condom? Sa isang isang linggo lang, isang business. Isang beses, isang linggo? Oo, siyempre, alam niyo naman yung kung hindi ko na kaya, basta mapaano lang. Ma'am Jinky, ano bang gusto niyo mangyari? Sustento po para sa baby? Opo. Okay, Sir Alfonso, dapat nga susento mo yung baby kung talagang anak niyo po yun. Sinabi ko nga sa kanya, pati hindi yan eh. Okay po, akong gagastos sa DNA. Okay lang. So ipapa-DNA test ko kayo, ma'am? Ipapa-DNA test ko yung bata, pati si Sir. Opo. Sabi po ng DNA Paternity Report, ECDNA, 99.9999999, walang katapusan na 9%. Ang bata ay... mo, sir. Okay lang naman. Punta na lang kami sa barangay para gawa ng agreement. Gano'n na lang po. Finally, sir, lumabas na rin yung katotohanan na traumatized na yung bata sa pagtatatuan niya. Schedule po natin yung pag-uusap sa barangay. At pagdating sa pag-uusap sa barangay, make sure na dala-dala mo na yung TV at iba pa mga furniture na pinulot mo para okay, ibalik wala. Na po kay ma'am. TV. Okay. Sige po. Yung pinaglalaban nyo nga ay lumabas yung katotohanan. Gaano kasarap sa pakiramdam? Sobrang sarap. Nahugot po yung ano. Dahil marami bang mga pagkakataon na na-judge ka or ginudge ka ng mga pamilya ni Sir Alfonso? How many times po? Kwan po, maraming taon na rin na ganun. Mula nung umpisa na kwan, nag-start sa programa ni Sir Rapi, meron nang dumarating na balita na pagala daw kung lumabas na kwan na dugo niya sa bata, lahat daw ng pamilya ko madadamay. Yun ang banta ni Alfonso. Pero ngayon, ma'am, nakita niya at nakita ng buong mundo na siya talaga Opo. Ang ama. Paano ho ba kasi kayo nagkakilala ni Sir Alfonso? Naging empleyado niya po ako noon. Nagkaroon kami ng hidden relation. And then hanggang sa lumalim na po yun, hanggang sa naging balo, kaya nagkaanak na rin kami. Pinag-aral niya din po ako. Tapos nagtatrabaho din ako sa kanya kahit na meron na kaming anak. Ako na yung gumagawa lahat ng mga kailangan na para hindi lang siya mahirapan, doon lang siya sa opisina niya, ganun po. Pero nung naging kayo, ma'am, aware kayo na may family siya? Yes po. Talagang aware po ako na may family po siya. Pero yung hiwalay ba siya sa family? Hindi. Hindi po. Naging ako yung third party nila. Inaamin nyo naman yun? Inaamin ko na naman po. Third party kayo. Opo. Ano ba yung nagustuhan nyo kay Sir Alfonso at bumigay ho kayo? At first time po talagang inamin ko rin po sa kanya yan na naging material thing lang talaga. And then hanggang sa naglaon, parang alam na rin, nahulog na rin. Yung sa time na may problema siya, andyan na ako, uwi na ako na galing para ko ng Manila para lang i-comfort siya dun sa problemang yun, ganun po. Nung nabuo na ho yung bata, yung baby ninyo, ano ho ang reaction niya, ano ho ang sinabi niyo sa kanya? Ano po, nagsabi po ako one time na hindi na ako dinatnan. Anong reaction niya nung nalaman niyang buntis ka nga? Parang wala lang. Basta nalaman lang niya, alam lang niya, gano'n. Never ba siya nagbigay ng sustento? Kailan siya unang nagbigay at huling nagbigay? Since birth, nagbibigay siya. Hanggang sa magmula ay panganak ko, hanggang last December, yun na yung putol. Bakit daw na putol? Kasi nga po, meron kaming naging argue nung December. Tapos noon, kanya-kanya ng block sa isa't isa. Meron na kaming record sa barangay, ganyan. Tapos,
itong bata, mm-hmm. sinabi niya na hindi niya anak. Mm-hmm. Hanggat hindi niya na, hindi ko napapatunayan na anak niya, hindi niya po susuportahan. Nabanggit niyo rin, ma'am, nung nagka-alitan na kayo, may mga binawi rin siyang mga bagay. Ano opo, ba itong mga naibigay niya na, na sa, para sa bata at na binawi pa niya? TB at ref po. Mm-hmm. Ano ho ang reason niya? Ba't niya daw binawi? May sinabi ba siya? Sasama ng loob niya sa akin dahil na-ere, kinuha na po. Baby, anong masasabi mo na si Papa mo pala talaga ang si Papa Alfonso? Opo. Mm-mm. Happy ka naman na siya, Papa mo? Opo. Nakakausap mo pa ba si Papa? Hindi na po. Pero kung kakausapin ka ulit ni Papa, tapos magsosorry siya sa'yo, o katanggapin mo, okay lang sa'yo yun? Opo. Love mo pa rin ba si Papa kahit may ginawa siya kay Mama na ganun? Hindi na po. Kasi sinabihan ka na hindi kanya anak? Opo. Nasaktan ka? Opo. Pero eto si Mama, siya ang tumutulong sa'yo, nag-aalaga sa'yo. Anong gusto mong sabihin kay Mama? Love you, Mama. Pero ngayon, patunayan na natin na tatay mo siya. Hindi. Patawarin mo na lang, no? Hindi. Love you, na. Love you, Mama. Tulad na nabanggit ni Idol Raffy, tayo po ay pupunta ngayon sa barangay kasama si Sir Alfonso, si Kapitan at ang vouchy natin doon para mag-usap-usap po tayo tungkol sa sustento at kung ano pa po ang kailangang ibigay ni Sir at tungkol na rin sa hiraman ninyo kay Baby Maria. Yes, okay, ho. Tayo sa barangay, ano po ang nararamdaman nyo na lumabas na ho yung resulta at lumabas nga ho na kayo siyempre, po yung siyempre, napapasalamat naman ako at lumabas na yung talagang resulta. May mga nakuha rin daw na gamit kayo, sir. Ano po ba yung mga nabawi nyo bigla? Yung ref lang naman at saka yung TV. Yung TV nandun na sa sasakyan. Okay. Yung ref, sir, paano po ba yung setup ano, natin? Kasi yun lang naman ang sinabi ko. Pero kung kailangan niya yung ref, sige, bibigay ko. Yun. Wala namang problema doon. Pero yun, sir, talagang bigay niyo sa bata? Oo, yung TV. Sabi ko para kawawa naman. At saka yung ref. Kasi naglambing yung bata sa kanya. Kasi yung TV namin dati nasira. And then, nung ipapagawa na namin, mas mahal pa kaysa sa bago. So, naglambing si bata. Umuo naman siya, binigay niya. Ano yung mga nabanggit last time ni Sir Raffy na yung about sa condom, ano ba yun? Ano ba yung mga, ano nyo, sir? Wala na yun. Ma'am, na talagang sinusungkit doon, wala sir? Wala na. Wala nang ano yun. Anong comment mo doon, Lakpo? Kasi si ma'am di nakapagsalita last time. Totoo ba yun na naiwan daw? Opo. Bakit naiwan? Siguro, sa nandun na yung ano sa loob, kaya dumulas, ganun. Sino sumungkit nung condom? Siya na. Siyempre, hindi ko makuha yun. Pero sa tingin nyo, yun naman ay nabuo dahil sa pagmamahal yung bata, sir? Or baka nakalusot dahil sa kondom na hindi nag-work yung... Butas yung kondom siguro. Sir? Butas yung kondom. Sabi ni sir, hindi daw kayo komportable pag nakakondom. Siya ang ano... Kasi siya ang nag-alis nun. Binabato pa sana. Kasi sabi ni sir, ikaw daw ang nagtatanggal eh. Pag, siya ang nagtatanggal niya. Pero ilang beses usually ba sa isang linggo? Isa lang? Twice, ganyan. Twice. Ganyan. Pero ikaw, ma'am? Si, tapos pag hindi busy, weekends, gano'n lang. Yung mga ano. Tapos pag may okasyon, ganyan. Yung mansari, ganyan. Ginagamitan niyo ba ng robas, sir, pag nag-ano kayo? Hindi nga. One time, gumamit ng gamot yan, ang ginawa ko, pinainom ko ng Red Horse, umuwi na kami. May nagbigay na sample. So sabi ko, para masubukan ko kung ano yung kwa na yun. Kasi hindi naman ako gumagamit. Pero anong epekto, sir, nung trinay nyo?
Parang wala ta, wala rin ta. Uminom ako ng Red Horse. Dalawang bote ng Red Horse. Ade, wala na. Para umuwi na kami. Malakas yung sipang kabayo siguro. Red Horse, Red Horse. Pumipitik pa, kaya pa. Oo. Ano bang size ng condom niyo, sir? Nang walang size yun. Ah, wala ba? Wala ba? Size? Akala ko may size ba ang condom? Wala, one size lang yun. One size lang. Oh. Okay. Pero usual, anong flavor? Wala rin. Wala. Original lang. Wala. Mga yung nabibili lang na mura. Kuminsan yun ang gagaling sa ano, sa Arichu, sa center. Yun yung ginagamit. Ginagamit. Okay. Nabanggit niyo ma'am yung sa Red Horse. Ano ba yun? Yung di na natuloy nung gumamit si sir. Ayaw niyo. Yun yung kakauwi ko lang galing Las Piñas. Ayaw ko. Bakit di mo tinuloy? Natakot ka? Baka mamaya may mangyari sa kanya. Siyempre high blood, ganyan. Eh, paano kung inatake sa... Kasagsagan. Oh, baka mamaya sabihin pa nila, pinatay ko. Personally, minahal niyo naman si Sir Alfonso? Yes. No. Ano masasabi niyo, sir? Minahal naman daw kayo talaga? Oo, ano lang. Kaya lang, parati kong sinasabi sa kanya na please lang, magbago ka na. Ano ba yung gusto niyong baguhin niya, sir? Tuwing gabi kasi, kung minsan, bago ako matulog, planista. Sinusubaybayan ko yan. Planista. Lumalabas ako. Yung, kumbaga may mga... Oh, tapos, yung mga nag-iino, siya lang nandun na, sabi ko pagka nadaanan ko, umuwi ka na at ikaw lang ang babaeng nandyan na umiinom, sabi ko. Na-lesson nyo na ba yung mga inom-inom na ganyan ngayon, lalo na pandemic? Ano na lang, sa bahay na lang talaga. Hindi, ganito na lang para matapos tayo, no? So, ang kaya ni Sir Chito is 1515. So, ang request naman ninyo, ma'am, is baka kaya nyo ng 2,000. Hindi, baka pwede naman yun, sir. Hindi, ako na lang mag-aabono para tapos na tayo. Yun! Paano, sir? Na lang. Ako na lang mag-aabono ng 500 para tapos na tayo. Okay, thank you, Cap. Okay. So, ibig nyo sabihin, Cap, 1515 tapos monthly magbibigay din kayo ng tulong dito sa kay ate. Pag ano, anakin ko na lang sa binyag yung anak nilang dala, di magkumpari na kaming dalawa. Kumari ko na rin yan. Okay. Sa hiraman ng bata, paano po ang gusto nyong set up, ma'am, dahil kayo yung nanay? Kung hihiramin niya, pagpaalam niya, at kung ano yung sinabi niyang oras, ibabalik, ganun. So, okay naman kayo, sir. Anytime naman daw, pwedeng hiramin, basta alam lang ni ma'am. Basta ano yung bata, willing sumama din. Nabanggit nyo, gusto nyo talaga maging distributor, tama ho? Oo. Na-try nyo na ba uminom ng labas? Siguro, ngayon lang. Ngayon, kapag bibigyan ni Sir Rafi? Oo. Ilang taon na ho kayo ulit, sir, para malaman namin? 66. So, sa 66 years old, sir, tumitigas pa rin ba, sir? Oo, siyempre. Oo, walang halong biro. Talagang ano rin. Kaya lang kung ano, siyempre, isa lang. Pero pagka nakaano siguro ng robots, baka makatatlo. Sige, so eto na sir, eto na. Dala ko na ho yung, ang sabi kasi ni Sir Rafi, pang pitong linggo. Ayun. So, eto po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Napirasong rabas. Ayan po, ropas. Ayan. Extreme pa ho ito, sir. Extreme. Ayun, extreme, ha? O bakit iba ito? Ito po sir, kung gusto nyo na medyo light lang ang effect, pwede po tayo dito sa robas na isa. Pag gusto nyo sir, mas matindi. Pang tatluhan, pang ilang rounds. Ayan, extreme. Ayan. Okay. Sige. Sige. Ano masasabi mo sir? Okay ba? Maraming salamat, Sir Rafi. Approve. Gabasa gawin niyo akong distributor. Talaga yung sisikat tayo dito, Sir Rafi. Sa office na nga, maraming naghahanap eh. Sabi ko, wala pa. Hintayin niyo na lang, sabi ko, pag next na pupunta sila dito at gagawin na akong distributor or endorser na lang. Endorser. Paano kung halimbawa, sir, i-endorse niyo to, itong extreme? Paano? Sige, sample, paano? Endorse niyo? Ako po ay 66 years old na. Nung hindi ko pa ginagamit ang robos, hindi ako nakakatatlong round, hanggang one round lang ako. Ay ngayon, itong nasubukan ko itong robos na to sa isang kapsul lang, grabe pala ang tindi ng at bagsik ng epekto ng robos na ito. Kung nasubukan ito, baka hanapin niyo pa ako
sana ba yung si Sir Alfonso? Sabi niya, na kasi kailangan ko yung rubos, ganun ang sabihin sa akin. Di nadagdagan yung kita ko, di nadagdagan yung ibibigay ko sa bata na sustento. Ayan, so pero kayo Kap, na-try nyo na rin ho ba? Bas? Sir Idol Rafi, bakit si Sir Alfonso lang binigyan mo? Dapat kami rin mga kapitanis, lalo si Kapitan Marlon. Kailangan ko rito para masubukan kay Kapitana. Baka pwede mo akong padalan din na isang linggo, ano? Makakaasa kayo Kap, papadalhan ko namin kayo ulit ng Robas Extreme. Para matry ni Kap, subukan nyo yung isa. Yung matindi na, yung extreme. Para matindi na yung kwan, birit ng... Senior citizen na rin ako. Oo, senior. 61, pakukuha lang ng... Pero ano pa rin, ano pa rin, mabagsik pa rin. Sa tingin niyo, sir, kailangan niyo na ng Robas, hindi pa? Sa totoo lang, hindi ko pa kailangan to eh. Pero pag siguro pag nasubukan, eh baka pipingutin ako ng misis ko na to, baka hindi ko siya tigilan eh. Oh, no. Okay, sir, Idol. Thank you. Tawagin natin yung anak ni sir. Sir, ay baby, halika. Ayan, so ito. So, sir, ano ang gusto niyo sabihin dito? Ito yung anak ninyo. Anak. Message niyo sa kanya. Love mo si Papa, ano? Love mo si Papa. Opo. Dito ka na kay Kwan, ha? Magpakapait, ha? Mag-aaral ng mabuti, ha? Opo. Di ba ang sabi ko noon? Di ba? Mag-aaral ng mabuti, ano? Opo. O, paglaki para paglaki, maganda ang buhay, ano? Opo. O, ang gano'n na lang, ha? Opo. O, pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Sabi ni Papa. Opo. Sir, nasabihan niyo siya last time na hindi niyo siya anak. Anong gusto niyo sabihin? Sorry. Ay, oo. Sorry kung nasabi ko sa iyo anak, ha? Ah. Ah, sorry yun, ha? Ah. Hindi na ano yun, ha? Ah. Oo, ah, okay lang. Sorry, ha? Ah. Oo, oh, sorry, anak, ha? Ah. Pinapatawad mo na si Papa? Okay ka na? Opo. Love mo si Papa? Opo. Kiss mo si Papa. Love mo, kiss mo. Kung gusto mong makabawi sa anak mo, hindi ko naman ipagdadamo. Basta yun na lang. Kuhan mo na lang sa kanya. Bawi ka na lang. The first party has agreed to give monthly support sufficient to answer for the basic needs of Maria Ginal in the amount of 4,000 pesos per month. The said monthly support shall increase gradually as the needs of the child also increases as she ages. That the second party has agreed to give limited child visitation rights to the first party. In all instances, the first party shall secure the express permission and consent of the second party in visiting Maria Ginal. That the first party will give back the refrigerator and the TV to the first party. This 23rd day of July 2021 in Mangaldan, Pangasinan. Robos Extreme Astig 2. Salamat, Sir Rafi Tolko. I salute you. Mabuhay!
Rafi. Maraming maraming salamat po. Una po, doon po sa pagsagot sa DNA test po. Sa kanilang mag-ama ko po. Tapos po, nakausap ko na rin po si Alfonso tungkol po sa sustento po ng bata at nagkaayos na po kami. At maraming salamat din po sa sorpresang paayuran niyo po. Mabuhay po kayo. Sana po marami po kayong matulungan. God bless po, Sir Rafi.